Hello, what is up mga mom, sir, sir, ma'am? Opo si Ralph Sifra, isang visual artist from Manila. And today, we are going to talk about the ZD Toys War Machine Mark 1 na ginawa kong Punisher mga mom, sir, sir, ma'am. Thank you very much, Laro Anan, for providing these figures for me. And super, super nice na canvas siya for customization. Kaya ito gumawa tayo ng mga Punisher. So, 1, 2, 3, 4. 4 na Punisher Customs. And ito yung bago natin, yung Battle Damaged or yung Bloody Version. Battle Damaged slash Bloody Version. Grabe ito mga Mamsir, sir, ma'am. Sobrang angas talaga ng War Machine Mark 1. Kaya super, super nice yung sobrang gusto ko talaga siyang gawa ng mga customs katulad nito. Kasi yung base figure is super, super nice talaga. Kaya kung gusto niyo umorder ng War Machine Mark 1, pwede kayo umorder sa Laro Anan on Facebook or Laro Anan on Shopee. Actually, umorder pa ako ng dalawang units kasi meron pa tayong mga gagawing custom paints for that. And ito yung mga stands niya, mga skulls. Also, sa likod ng mga skulls, meron tayong, sa likod ng mga bases, meron tayong signature and yung date. Yan. Kung mga custom bases natin to mga mom, sir, para sa mga custom figures natin. So, skull 1, 2, 3, and 4. Yung 4th, yun yung bloody version. And custom din yung ating mga blast effects. Mas pininturahan ko siya. Mas red siya compared dun sa stock. Yan. Tapos yellow, medyo yellowish yung tip. Tapos customized din tong repulsor hand, yung open palm hand. Tapos naka-ano rin siya, dry brush. Yan. Actually, wala pa akong tutorial nito. Ginagawa ko pala. Medyo busy talaga tayo mga mom, sir. Kasi everything is hand-painted and I'm super excited sa mga gagawin natin mga figures. Also, yung ZD Toys ay original po ito. All authentic. Hindi po ito bootleg. Hindi po ito KO. Hindi po ito knockoff. Hindi po ito fake. All original yung ZD Toys po. Kaya meron po siyang Disney seal. Asan na ba yun? Ayun, ito. Tulad niyan. Sticker po yan. Disney. Licensed po siya by Marvel. Meron po lahat ng sticker. Merong sticker sa lahat ng mga boxes ng mga ZD Toys. So, ito yung mga nasa likod ng mga boxes. Meron tayong Mark 7 na 1, 2, 3. And Mark 5 na dalawa. Gagawin natin battle damage yan. And meron kasi mga umorder from Shopee. Kaya gagawin natin yan today. And I'm very happy na ito yung natapos natin project. Ito yun nga, project update lang to. And soon magkakaroon tayo ng mga marami pang customs based dito sa War Machine armor. So yung armor na ito ay meron siyang skull. Tapos lahat, mas darker tone kasi nagkaroon na, ginawa ko yung wash. Tamiya panel and accent color wash. Also meron siyang oversized skull. Yan. Ito hawakan natin dito. Meron siyang oversized skull sa chest. And then we have red yung mga repulsor niya. Ito. Tapos, naka-weathering din. Tapos, meron siyang steel toe. Yan. Sa likod naman, okay naman yung joints niya. Walang problema. Ito yung Gatling gun. Sobrang favorite ko yan. Ito yung mga extra guns niya. Pininturahan ko rin ng white. Yung parang mga clips or magazines. Or parang clip doon sa guns, yan. So parang nagre-resemble siya nung sa skull din, parang mga bones. Yan. Tapos sa skull, meron lang red na eyes, yan. Yeah. Tapos naka-top coat din to ng yung skull areas, naka-top coat ng flat na top coat. Using ito yung mga paints na ginamit ko. Silver Vallejo Metal Color, white water-based primer, medium orange, black, gloss top coat, blood red, ano pa ba to? Water-based, flat top coat, and traffic yellow. Ang ganda ng yellow na to mga mom, sir. So yan, kung gusto nyo makabili ng mga paints, type nyo lang Armored Komodo sa Shopee. Yan, lalabas po lahat yan. Yun. And also, custom din tong ating mga, excuse me po, mga clips, naka-weathering na to, naka-dry brush na siya. So yun, ilalagay ko na sila sa box dahil may mga owners na po ito. Maraming salamat clients. Ah, ito personal to. Hindi ko, i-hold ko muna to kasi medyo may issue dito eh, yung sa War Machine niya yun. Medyo may space dito sa hip discs, mga hip na armor. So yun, papalitan ko lang. I mean, sa akin muna to.
sa akin muna tong armor, hold ko muna as a personal collection. Kasi ito, actually first time ko to ginawa, itong blood version na to, yung battle damage version. Kaya ito sa akin muna yan. And display muna natin siya sa ating setup. So yun, I'm very very happy with this war machine na Punisher natin. Super super cool. Kaya ayun, kung gusto nyong, actually gagawa pa ako ng tutorial video nito. Marami pa tayong, yung Neon Tech upcoming pa rin na tutorial. Marami akong pending na tutorial videos. Kaya stay tuned lang sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat for your support. And see you sa next video. Bye bye!